Kadugtong, may nagtatanong kung hindi raw ba magkakahalo-halo yung lasa ng mangga kapag ka pinagsama-sama mo sila dito sa iisang puno. Kasi nga naman, iba yung rootstock at meron mga iba't ibang variety. Kagaya nito, iba't ibang variety yung mangga na to. Ngayon, susubukan nating mamitas at titikman natin kung ano ang lasa ng bawat isa. Kung magkakahalo-halo nga ba. At yun nga mga kadugtong, ang ifu-fruit review natin ay yung Millennium Giant, Golden Queen Mango, Pahutan, at saka yung galing dun sa seed-grown na Golden Queen Mango. Dito muna po tayo sa seed-grown na Golden Queen Mango. Pag po nagtanim tayo ng Golden Queen Mango mula sa buto, hindi po siguradong Golden Queen Mango ang maaani natin. At ito nga po yung itinanim kong Golden Queen Mango mula sa buto. Sarap. Ang kagandahan, hindi masyado nakakauma yung tamis. Hindi kagaya nung Carabao Mango, parang nakakauma yung tamis. No? Ito, hindi. Parang medyo hawig ng lasa ng piko at ng kalabaw. Pwede. Kakaibang experience sa variety ng mangga. Ito naman po yung Pahutan. Dapat talupan ko na lang kasi po hindi ito pinipisngihan. Kung tawagin nga sa iba itong Pahutan ay supsupin ka, lang po ito. Talagang binabalatan lang. Sarap po, ang tamis. Hawig sa lasa ng manggang piko. Manggang piko na pinaliit, no? Siguro pwede natin sabihin na baka ito yung ancestor nung manggang piko. At ngayon naman po ay titikman natin yung Pahutan na galing ng Mindoro. Parang manggang kalabaw lang na pinaliit. Ganun-ganun na lasa. Kahabig na kahabig ng manggang kalabaw. Sarap. Kahit maliit, sabihin ng iba ayaw ng Pahutan kasi maliit. Ako gusto ko to. Gusto ko to dito sa aking multi-variety na puno. Ngayon, ito po yung ating Golden Queen. Kaya lang yung Golden Queen na to, hindi siya masyadong nahinog. No? Ay, hindi masyadong lumaki. Hindi masyadong lumaki. Hindi kagaya nung last year, halos inabot ng 1.2 kilos. Pero ngayon, ito po, tinimbang ko is 700 grams. Malaki pa rin compared dun sa ibang variety ng mangga natin dito. Yan po, ang ganda ng kulay, di ba? Sarap, kaiba. Yung iba iniisip na kapag imported, iniisip nila lasang gamot, no? Pero ang sarap. Ito pala ang tamang kulay ng balat, yung hindi masyadong madilaw. Kapag masyadong madilaw, yun yung sobrang tamis. Ito tamang-tama yung tamis niya. May konting asin. Sarap, panalo. Hindi pa lang po ito nakikilala, pero pag ito nakilala sa merkado, sigurado papatok din to. Lahat nandito na. Kapag nasubukan ko ng tikman yung ano nito, yung hilaw, ang sarap kainin ng hilaw. Tapos ito, pinahinog ko, ang sarap din kainin kapag hinog. Hindi ko po na-document yung hilaw, no, pero
i-fruit review din natin yung hilaw nito. Sarap guys, panalo. Last year kasi halos hindi rin kasi ako ganong nakapagpahinog na maayos, no? Kasi halos lahat kinain ng hilaw. Lahat ng bunga, no? Kasi konti lang naman naging bunga last year. Halos lahat kinain ng hilaw. Ngayon lang ako nakapagpahinog ng tama. Masarap, pwedeng i-propagate. Ngayon pala ako magpapropagate ng maraming golden, kaya abangan ninyo. At ito na po yung huli nating i-review, yung Millennium Giant. Siya po yung huling nahinog eh. Kaya siguro siya yung hindi masyadong magulang, kaya ito yung huling nahinog. Ayan. Ito po nasa likod na to, ito po yung Millennium Giant din po ito na nakatining dito sa Black Polybag. I-review po natin. Juicy yung bunga niya. Oh. Nakita niya tumutulo yung juice. Ito po, Millennium Giant. Itikman natin. Iba ang lasa dun sa Golden Queen. Yung Golden Queen masyadong matamis. Ito, mild yung tamis niya. Masarap. Hindi ko masabi kung mas masarap sa Carabao Mango natin. Halos para sa akin, magkaibang lasa na parehong masarap. O yun nga po mga kadugtong, kahit po pala pinagsama-sama natin yung iba't ibang variety sa isang puno, ay distinct pa rin po yung kanilang mga lasa. Hindi po halo yung lasa ng ibang variety dun sa isa pang variety. So nape-preserve po ng grafting yung uniqueness ng bawat bunga ng ating mga tanim. Mananatili po itong clone nung variety na pinagkuhanan natin ito, kahit po pinagsama-sama natin ito sa isang puno.